Ang salitang ombudsman ay nagmula po sa bansang Sweden noon pang 1809. Galing po ito sa mga katagang umbu at maor na ang literal na ibig sabihin ay commission man. Ang trabaho niya, maging kinatawan ng nakararami o ng publiko. Sa modernong konsepto po, siya ang mata at kamay ng taong bayan laban sa mapang-abuso. Kung tutusin po, napakalawak ng kapangyarihan ng isang ombudsman na binigay ng 1987 Constitution at ng RA 6770 o yung Ombudsman's Act. Sa batas po, ang trabaho ng ombudsman, kumilos sa lahat ng reklamo laban sa mga opisyal at kawani ng gobyerno. Yan po ay maging kriminal na kaso at pati mga administrative cases. Ngayon po, pwede po siyang kumilos sa reklamo at pwede ring motu proprio o sa sariling kusa. Ano po ang kapangyarihan ng ombudsman? Siyempre, nandyan yung pag-iimbestiga sa mga kasong kriminal at administratibo. Hindi lang po investigasyon, kung may makitang prima facie evidence, siya rin dapat ang magsasampa ng kaso laban sa tiwaling opisyal. Trabaho din niya na utusan ng mga kawunin ng gobyerno na kumilos o itigil ang isang pang-aabuso. At eto pa po, hindi lang po siya recommendatory. Kaya rin niyang iutos sa mga opisyal ang pagtanggal, pagsuspindi at pagdemote sa mga kawunin ng gobyerno. Meron po siyang power of preventive suspension hanggang 6 months. Ito naman po yung kanyang mga privileges. Walang sinumang korte ang maaaring iutos ang pagtigil ng isang investigasyon ng ombudsman. Pangalawa, kung may question ka sa desisyon ng ombudsman, kailangan mo pa siyang iakyat sa Korte Suprema. At pangatlo, matatanggal mo lang ang ombudsman at ang kanyang deputy ombudsman sa pamamagitan ng impeachment. Nasubukan po yan sa kaso ni Deputy Ombudsman Emilio Gonzalez na pinatatanggal dati ng Malacanang noong 2014 matapos idawit sa nasawing hostage taker na si Captain Rolando Mendoza sa extortion ng Luneta hostage crisis noong 2010. Ang sabi po ng Korte Suprema, hindi pa rin tanggalin si Gonzalez kung hindi sa impeachment. Pero kung matuloy ang charter change para sa isang federal constitution, marami pong magbabago sa Office of the Ombudsman. Sa draft federal charter, ang ombudsman ay gagawing isang komisyon. Ibig sabihin, lima na po ang ombudsman na pinamumunuan ng isang chief ombudsman. Kaya yung mga desisyon na gagawin ng isang komisyon, hindi na po ng iisang tao lamang. Ang Ombudsman Commission din ang tanging sangay na maaaring mag-prosecute ng lahat ng kaso ng graft and corruption. At mabibigyan din ng ombudsman ng kapangyarihan na magbigay ng immunity sa mga testigo.